May kilala ba kayo na takot sa dilem? May kilala ba kayong ganyan? Do you know some people that are afraid of the dark? Do you sleep with lights on or lights off? Pag kayo ba'y natutulog, kailangan bang bukas ang ilaw? O pwede sa inyo na ito ay patay? It seems to be for some a trivial matter, if you come to think of it. Pero yung issue nung kadiliman is something that many of us are actually dealing with sometimes every day of our lives. And for some people, whether they sleep with lights on or lights off, that is actually not the issue. The fact is, for some people, they've actually gotten used to living in the darkness. What does it mean to live in the darkness? For some people, it could mean more than just to live in sin, to which most darkness is associated with, or to do very, very evil things. For some people, to live in the darkness could also probably mean the following. For example, for some people, to live in the darkness means to live in anger and bitterness. Darkness din yun. To live in loneliness and sadness, o mabuhay sa matinding kalungkutan. To live in confusion and despair could also be darkness. Yung nalilito ka at hindi mo alam ang gagawin mo. To live in emptiness and dryness. Yung parang nandoon ka sa kawalan. Ang nararamdaman mo parang empty ka. And to live in hopelessness and to many extent to live without faith. Mga tao na ganyan na nararanasan sa buhay, hindi ka pagtakataka na maaring sila makakaranas din ng tinatawag na depression. How can we be free from the darkness? How can we be free from all of that is the focus of our message for today na pinamagatan po nating how people get out of the darkness. Ang papagat po ng ating mensahe para po sa umagang ito, how people get out of the darkness. Minsan pa nga po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang sa inyo ay sumamba. Nagpapasalamat po kami sa mga music ministries namin, sa aming worship team, sa aming singers and dancers, the people who invited us to come to the worship service today, the people who are with us. Salamat Panginoon sa presensya ng bawat isa. Pero higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong presensya. Dahil naniniwala po kami sa oras na to, right now, you are here in the midst of us. Kaya gamitin niyo, Panginoon, ako bilang inyong tagapagsalita. Nang lahat ng lalabas sa aking mga labi will be words of encouragement, comfort, guidance, and blessing for your people. Allow it be that even through the reading of your word, makaranas ang bawat isa sa oras na ito ng pangungusap na nagmumula sa aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po namin sinusuko lahat ng aming mga kapaguran, lahat ng aming mga iniintindi, lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay at naniniwala po kami, Panginoon. Wala pong aksidente sa inyo. Dinala mo kami ngayon dito dahil may gagawin ka sa buhay ng iyong mga anak. Bagamat may mga bisita rin po kami na hindi po namin lubos na kilala, pero kilala mo po ang bawat isa. Alam mo ang kanya-kanya naming kalagayan sa buhay. Ikaw ang nagtakda ng araw na ito na kami magkakasama-sama upang sa inyo ay sumamba. And that is why, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we bind and rebuke all works of Satan in Jesus' name. All works of Satan in Jesus' name. And we declare that your people are triumphant because of the blood, because of the name, because of the victory that we have in Jesus Christ. And so we worship you. And so we honor you. Give you thanks and praise as we pray all of this in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, amen, amen. How people get out of the darkness. How people get out of the darkness. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pakisabi nyo nga sa inyong mga katabi, may gagawin si Lord sa buhay mo sa araw na to, kapatid. Pakisabi niyan sa kaliwa, sa kanan, sa harap at sa likod. Say it one another, may gagawin ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Acts 16 verses 25 to 34. Acts 16 verses 25 to 34. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God.
and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself before he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. At itong mga verses na ating binasa, specifically itong chapter na ito, I would just like to say to everyone, is really becoming one of my favorite parts of the New Testament, one of my favorite parts of the book of Acts. Napakaganda nitong kwentong ito at kung paano sinalaysay ang kwentong ito na kung saan ginamit muli ng Panginoon si Paul to help someone get out of the darkness. But let's just give a very short and quick background nitong Acts chapter 16, 25 to 34. Acts 16, 25 to 34. Si Paul has been traveling a lot. At sa kanyang pagbiyahe, nagmi-ministry siya sa iba't ibang mga lugar, preaching the gospel, doing signs, wonders, and miracles, planting churches, doing missionary activities. At umabot siya dito sa Acts chapter 16 na kasama niya yung kanyang mga iba't ibang mga kapatiran. He was preaching, he was ministering, and then somehow may nagsunod-sunod sa kanila na isang demon-possessed slave girl. Kung saan siya nagmi-ministry, may nakapansin sa kanilang demon-possessed slave girl. Not because this slave girl was demon-possessed, she could do certain prophecies, certain predictions. Pinagkakakitaan siya nung nagmamay-ari sa kanya. Pero nung nagkatagpo sila, itong demon-possessed slave girl, at saka si Paul at si Silas, at some point, nairita si Paul, so he commanded the demon to come out of that demon-possessed slave girl. And as a result, lumaya yung demon-possessed slave girl at naimbyerna yung nagmamay-ari dun sa slave girl. Na dahil kasi nawala na yung masamang espiritu sa kanya, hindi na niya magawa yung kanya mga hula-hula. Hanggang sa kasalukuyan, in different parts of the world, even in the Philippines, may ilang mga tao na yan ang kanilang so-called nakapangyarihan, nakakapaghula. But most of the times, if it's not from the Lord, kadalasan, this is because of the work of Satan. This is the work of demons. And in this particular case, sa pagmi-ministry ni Paul, napalayas yung masamang espiritu doon sa demon-possessed slave girl, na imbyerna yung nagmamay-ari sa kanya. Kaya ang ginawa ng mga nagmamay-ari sa kanya, he roused the people para si Paul at si Silas makulong. That as a result, si Paul nabugbog. Pagkatapos niya mabugbog, siya'y nabully, and then ayun na nga nakulong. Hindi lang basta nakulong sa isang simpleng kulungan, ipinasok pa siya dun sa pinakaliblib na bahagi ng kulungan, wherein halos wala nang hangin, wherein it was so decrepit, wherein it was so vile. Kaya habang siya'y nasusugatan, yung dugo niya tumatagaktak, ito yung eksena na inabutan sa Acts 16, 25 to 34. Si Paul was in prison for doing ministry. Paul was in prison after being bullied, after being harassed. But in spite of all of that, nag-worship siya sa Panginoon. In spite of all of that, umawit pa rin siya at nanalangin sa Panginoon. At mula dyan, makikita natin ang kauna-unahang punto ng ating mensahe sa umagang ito. How does God get people out of the darkness? Paano ba nagkakaroon ng mga tao na nandoon na sa liwanag? Paano ba nagkakaroon ng mga tao na nananampalataya sa Diyos? And in some sense, how do people get saved?
How do people get out of the darkness? Number one, God can use believers who pray and sing to bring people out. God can use believers who pray and sing to bring people out of the darkness. Again, we read Acts 16:25 to 26, kung saan ang sabi. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Now again, remember, hindi naman dapat makulong si Paul at si Silas. Wala naman silang krimen na ginawa eh. All they did was do God's work. All they did was to get the demon out of that slave girl. But somehow, this sinful world, somehow sinful men can do bad things even to good people. And even as they were doing their ministry, etong mga masasamang tao na to conspired para sila ay makulong. Binugbog pa nga, sila ay sugatan. And you would think, Paul, inside that prison, ang mga kasama niya, yung mga dapat makulong, magnanakaw, mamamatay tao, kung saan pa siya linagay yung ano ha, yung kumbaga parang maximum detention facility, kung saan doon dapat yung mga pinakamasama linalagay. Alam mo naman, minsan ang kulungan, may level-level din naman siguro yan, ha? Lalo na doon sa ilan sa inyo na naranasan ng makulong. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, kunyari ka pa, nagigets mo ang sinasabi ni Pastor. Hindi naman siyempre bawat krimen, pare-pareho ng kulungan yan. May mga, kumbaga, doon lang muna sa reception, nandoon pa sa lobby, pero nakakulong yun. Kasi ang kasalanan lang naman niya, pagiging chismosa, so nandoon lang siya sa lobby. Tapos yung iba naman ay nandoon sa isang lugar na maliwanag pa hanggang sa padilim na ng padilim yan. Wala ka na makikita liwanag. And such was the situation of Paul. He did not deserve to be in that prison. But the others, they knew they were deserving. They had crimes. They committed crimes. And you would think, siguro si Paul, may karapatan na ang sabihin niya, alaga naman to, nagmi-ministry-ministry pa ako. Buti pa yung mga hindi nagmi-ministry, hindi nakukulong. Etong nagmi-ministry ako, gumagawa na ako ng mabuti. Tingnan mo tong babaeng to, sinasapian ng masamang espiritu. Pinalayas ko na nga yung masamang espiritu sa kanya. Tapos na naging ending pa ayun nga, nakulong siya. Sometimes, you know, when you do something good at napapahama ka pag ginawa mo yung mabuting gawa na nagawa mo, hindi ba minsan na nagsisisi ka, bakit ko pa ba ginawa? Bakit ko pa ba tinulungan? Bakit ko pa ba pinautang? Bakit ko pa ba dinala dito sa UAE? E naging problema ko pa siya. Bakit ko pa ba ginawa ito? Bakit pa ba ako nag-serve? Bakit pa ba ako sumayaw? Bakit pa ba ako kumanta? Bakit pa ba ako nag-preach? Minsan napapaisip ka ng gano'n na habang naglilingkod ka, pag may hindi magandang nangyari sa'yo, pag hindi ka mature sa faith mo, perhaps gano'n ang gagawin mo. Pag hindi pa mature ang faith mo. But obviously, Paul is of a different kind, of a different sort of a believer. He was a missionary. He was a preacher of the gospel. Matindi rin ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Alam niya na kahit napahamak siya in doing the ministry, God still deserved the praise. Na kahit siya'y nandoon sa kulungan, wala siyang karapatan para mag-complain at sisihin ang Diyos. Na kahit nandoon siya sa kulungan, isa pa rin ang dapat niyang gawin, to pray and sing unto the Lord. Amen! Yan yung itinuturo natin dito sa ating church. Maganda man ang nangyayari sa iyong buhay, hindi man maganda ang nangyayari sa iyong buhay, we've taught our people to always say this, thank you, Lord, pa din. Can you all say that together with me? Thank you, Lord, pa din. Maganda nangyayari sa ating buhay. Ano dapat ang ating sinasabi? Thank you, Lord, pa din. May hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Ano ang ating sinasabi? Thank you, Lord, pa din. And while Paul and Silas were singing hymns to God, ano daw ang ginagawa ng mga prisoners? Yung mga tunay na kriminal, they were listening to them. They were listening to these believers na bunugbog, sugatan, and ano yung term natin ngayon? Na bully,
Meron na ba sa inyo naranasan na yan sa inyong buhay mula nung pagkabata? Magiging sa kasalukuyan yung nabully? Nararanasan niya ng mga tao at pwedeng hanggang ngayon nararanasan mo yan. Pwedeng nabubully ka rin ng maraming problema. Feeling mo sugatan ka. Feeling mo bigat ka na. Pero look at Paul and Silas. They prayed. They sang unto the Lord. That as a result, sabi doon sa verse 26, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken, and at once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Ngayon, itong binabasa natin, this was an historical moment. Nangyari talaga yan. This was a literal depiction of what happened when Paul and Silas sang unto the Lord. However, even during our time, yung eksenang yan is spiritually ang siyang nakikita natin sa iba't ibang mga simbahan na pag nagkakasama-sama ang mga mananampalataya, na may mga kanya-kanyang mga sugat sa buhay, may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, pero pinipili pa rin nila na mag-pray sa Panginoon. Pinipili pa rin nila na umahawit at sumamba sa Panginoon. When believers gather together, the presence of God comes down. And when it comes down, even the foundation of the earth shakes. That even people who are spiritually in prison are set free by the power of the presence of God. Nag-aawitan, nagtutugtugan, may mga sumasayaw, perhaps nanonood ka lang, baka nga hindi mo alam yung mga kanta, baka bisita ka lang dun sa simbahan, hindi mo alam yung ganitong klaseng mga grupo, pero dinala ka ng Panginoon ang purpose niya. Tulad ng ginawa ng Panginoon sa pagbadala kay Paul at Silas dun sa prison na yon, eh makatagpo ka ng mga taong in a way meron din mga pinagdadaanan, pero dahil sila yung mga mananampalataya, naranasan na nila magpuri, manalangin at magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Kung naranasan ng mga nakarinig kay Paul and Silas yung kalayaan, ngayong araw na to, kapatid, nananampalataya ko, pwede mo ring maranasan ang kalayaan na nanggagaling sa Panginoon. Because in this place today is the presence of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. In this place today is the presence of God. Yung mga tumugtog kanina, yung mga umawit kanina, yung mga sumayaw kanina, I tell you all of them, they're good people. I tell you all of them are committed to the work of the Lord. Halos walang tulog ang ilan, pumupunta na mas maaga para mag-ensayo, pero alam din nila how unworthy they are because of sin. But by the grace of God, they could play the instrument, they could sing the songs, they could dance to lead us all into prayer and singing unto God. At kahit yung mga katabi mo na hindi nabigyan ng mic, sa totoo lang, hindi lang naabutan yan eh. Pero one of these days, aabutan na rin yan ng mikropono. Pero kahit wala yung mikropono, as that person was standing with you, praying and singing unto God, kapatid, naniniwala ako sa ganitong klaseng mga pagtitipon, nothing is impossible with God. God can shake the foundations of the earth. God can open prison doors. God can set you free. God can minister to all of us. This happens during our worship services. At ang tawag natin pag nararanasan ng mga tao ang ganyang klaseng pananalangin at pag-awit, to many of us, we've called this the presence of God. Now, God is omnipresent. He could be anywhere. He is everywhere. Pero may tinatawag na moment in which God wants to manifest His presence, by which God wants each and every one of us to feel His presence in our lives. Hindi ba minsan natanong nyo na rin yan? Napag-pray nyo na rin yan? Na-post nyo na rin sa Facebook yan? Lord, payakap naman. Ewan ko kung may kilala kayo, tingnan nyo nga yung inyong katabi at sabihin mo sa kanya, ikaw ba na-post mo na yon? Lord, payakap naman. At hindi ko lang alam kung pinost mo, nag-like si Lord. Ewan ko minsan ang mga tao nagpo-post ng mga prayers sila sa Facebook, ang ini-expect ba nila magko-comment si Lord?
magbibigay ng thumbs up. Katakot kaya yon. May account na pala siya. Pero you see here the desire of many people to experience the presence of God. Yung maramdaman yung pagyakap ng Diyos sa kanilang mga buhay. And if today you came to this worship service, if today you're watching this video message, na-click mo yung message na ito at yan ang desire mo, hindi aksidente yan, kapatid. Maaring ito yung araw na gusto ng Panginoon, maranasan mo na nga yung prayer request na yan, na mayakap ka ng Panginoon. Maranasan mo yung kanyang presensya. And this can happen anywhere, this can happen anytime. Dito man sa worship service na ito, o sa ibang mga gawain natin, tulad halimbawa ng ating mga Bible study groups. Just last night, I was in Abu Dhabi in our Bible study group there, and I was just so blessed that during the sharing time, yung ilang mga kapatiran nagbibigay ng patutuo ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, and there was one particular person there who shared with us yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, and everybody was crying as this person was sharing, and you could just feel that it was more than just emotionalism. You could feel it's more than just naririnig mo kasi yung kanyang pinagdadaanan. But everyone really felt in that Bible study the presence of God. Pag magkakasama ang magkakapatid sa Panginoon at nagpapalakasan tayo, hindi naman natin sariling lakas yan. Hindi naman natin sariling drama yan kung bakit tayo nagkakaroon ng panibagong kalakasan. It is because of the presence of God. When you're with your brother and sister, when you're together in the Lord, kahit pa Bible study group yan, eh pwede mong maranasan ang kanyang presensya. And sometimes, kahit hindi formal gathering, kahit hindi necessarily ito'y activity ng church, through any gathering wherein believers pray and sing to God, you can expect that God can make you experience His powerful presence. Kaya pag halimbawa may pinagdadaanan, isa sa pwede mong gawin, tawagan mo yung mga kapatiran, mag-message ka, mag-chat ka, mag-ask ka, sino ba sa inyo available, magkape naman tayo. Sino ba sa inyo available? Pwede bang kumain dyan? Pwede bang mag-tuyo fellowship tayo? Pwede ba tayo mag-ano? Kahit ano lang meron, makasama lang kita. Kapatid, pag mabigat ang pinagdadaanan mo sa buhay, maghanap ka ng mananampalataya, ng born-again Christian, ng believer, at magsama kayo together, mag-iyakan kayo, magdalanginan kayo, at kung po pwede pa, abe, alukin mo rin. Gusto mo magkantahan pa tayo? Huwag mo nalang pakinggan yung ano, ha? Yung magpatugtog tayo ng CD. Kahit dalawa lang kayo, kahit tatlo lang kayo. But when believers are together, just like when Paul and Silas were in prison, the earth's foundation, yung mga problema natin, kahit parang ang hirap matibag niyan, yung mga kulungan natin, parang ang tagal-tagal na nating nakaipit dyan, nothing is impossible with God. And even again today, in this worship service, whenever we're gathered, let me speak to our musicians, let me speak to our singers, let me speak to our dancers, let me speak to all of you who worships God. When you do it, with all of your heart, mind, soul, and strength, when you love God, with your heart, mind, soul, and strength, be sure of it, the presence of God will manifest itself. The presence of God is in our midst. Pakisabi nyo nga sa inyong mga katabi, naririto ang Panginoon ngayon. Palakpakan nga natin si Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number two, how do people get out of darkness? They get out of darkness as there are believers who are concerned for those around them. When there are believers who are not selfish, na sila lang yung naligtas, when there are believers who are not selfish, na sila lang nakakakilala sa Panginoon, when there are believers who are not selfish, they're concerned for the people around them. Kasama nila sa flat, kasama nila sa trabaho, kaibigan nila, tropa nila, nagsabi sa kanila na may mga pinagdadaanan, iniisip lagi nung Christian, paano ko ito mapapalapit sa Panginoon? When there are believers who are concerned for the people around them,
That's how people get out of the darkness. Acts 16, 27 to 28 again says to us, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." Ano-ano mga pwede natin makita dyan na nangyayari when people get to experience the presence of God? Paul and Silas, they prayed, they sang to the Lord, the presence of God was inside that prison. So even today, in this worship service, more than Paul, more than Silas, may music team tayo, may singers, may dancers, may congregation tayo, when we together sang unto the Lord, the presence of God is here. And when there's an experience of the presence of God, people can wake up. When there's the experience of the presence of God, people can wake up. Physically, historically, nung panahon ni Paul and Silas, bakit ba nagising yung jailer o yung security guard nung prison? Paano? Eh, syempre, nag-earthquake. The earth's foundation was shaken. The prison doors flew open. Kaya yung bantay, yung security guard, yung warden, na ang dapat na ginagawa ay nagbabantay, na ang dapat na ginagawa ay gising, ay nagising literally and physically because of that powerful presence. Now spiritually, it is also the same thing. Pag nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, yan po yung tinatawag ng marami na the born again experience. You get to experience being born of water or being born through the Word of God. You get to experience being born of the Spirit or the move of the Spirit of God. Alin man dun yung nauna, sabay man siyang nangyayari. Ang importante, yung dating spiritually natutulog, pag nararanasan ang presensya ng Diyos, nabubuhayan muli yan. Nagigising muli yan. Nagra-rise up yan muli. At talaga naman minsan, yan ang status ng marami sa atin spiritually, natutulog. Minsan sa sobrang himbing, sa sobrang tagal ng pagtulog, eh parang malapit ng ilibing. Diba? Kasi dapat bumabangon eh. Dapat bumabangon eh. Pero may mga tao sadyang sa kasalukuyan, hirap na hirap makabangon spiritually. May mga tao sadyang hirap na hirap makabangon spiritually. Sabihin mo na dahil sa maraming problema, minsan yun ang idinadahilan ng iba. Kadalasan pag may nawawala sa church o napapa-absent, pag kinakamusta ko at ilang linggo ko nang hindi nakikita, ito kadalasan naririnig ko sinasabi nila, pasensya na po pastor, sorry po, may pinagdadaanan lang po. Sabi ko, saan ba yung daanan na yan? Ano ba kalye yan? Baka naman kailangan magpalit ka na ng dinadaanan. Sheikh Zayed ba yan? Maktum ba yan? Garhud ba yan? So may mga tao, yun ang ginagamit nila excuse. Ilang linggo, ilang buwan, minsan umaabot na isang taon. Nangyari na sa church natin yan, nasa limang taon na ito eh, may mga tao na nakikita ko once a year. At pag nakikita ko, praise the Lord. Birthday kasi. At least pag birthday, naaalala niya magsimba. Hindi pwedeng pag may pinagdadaanan, hindi magpapatuloy sa Panginoon. Dapat lalong may pinagdadaanan, eh nagsisimba, nagba-Bible study, nagwo-worship at nananalangin sa Lord, and you would say, I am not worthy. Who is? Yung katabi mo, mukha lang worthy yan. Nagwo-worthy, worthyhan lang yan. Huwag ka ma-deceive sa upo niyan. O kaya yung skin niya flawless, may ginamit lang na product yan. Mamaya maaagnas din yan, mapapansin mo. May time limit yan. Wala sa atin na pwedeng magmalinis. Yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo, katulad mo rin yan. Pareho lang kayo ng amoy ng ihin yan. Pare-pareho tayong may mga pinagdadaanan. Pero yan ang nagiging excuse ng maraming mga tao bakit nananatili silang natutulog spiritually. Eh kapatid, pag nakakapiling mo mga kapatiran, alam mo na rin kasi minsan eh, magigising ka. Kaya iba alam na eh. Eh hindi nagpapakita sa akin, alam niya pag nakita ko siya, mabobolja ko siya. Alam niya pag napa-attend siya ng worship service, makakita siya ng kapatiran pag pipray siya at kung meron nga masamang demonyo sa kanyang katawan, mapapalaya siya yun.
May ilang mga tao, ayaw na nila lumayas yung mga demonyo sa katawan nila. Parang okay din, ano, na nandiyan dyan. Parang sometimes, ano, parang... Yun nga yung ibig sabihin ng living in the darkness. Sa umpisa lang na pag napatay yung ilaw, parang kumakapa ka. Parang unsettling. Pero pag tumatagal ka dun sa darkness, kapansin mo, lumiliwanag din ang mata mo. Nasasanay ka. Natututo kang maglakad. Ito kama mo, ayun yung toilet. Dire-diretso ka, hindi ka nabubundol. Alam mo na kahit may nakihiga dun sa baba. Alam mo na kung paano ka eksena. Nakakakuha ka pa ng tubig. Baka pa nakapagupit ka pa ng kuko. Ang dami mong nagagawa. Sanay ka na sa dilem. Kaya tuloy may mga tao, pag inaya mo, sumama ka sa simbahan, alam na rin niya eh. Pag pumunta kasi siya, baka magising siya. At bakit ba naman ganun kabaluktot minsan ang pag-iisip natin na ayaw nating magising? But when believers gather together, nararanasan nila yung presensya ng Diyos, and spiritually, you can wake up by the grace of God. And the experience of the presence of God can open prison doors. You wake up, you get free from your prison. And add to that, that the experience of the presence of God connects us to believers who can help us with our spiritual journey. The experience of the presence of God connects us to believers who can help us with our spiritual journey. Ito nakakatuwa sa Panginoon kasi sa totoo lang, pwede naman siya lang lahat eh. Kayang-kaya ng Panginoon kahit hindi natin siya tulungan, na merong isang tao kilala natin, mapalayas yung demonyo sa kanya, matanggal siya sa darkness, kaya ni Lord yan all on His own. Pero sadyang napakabuti ng Diyos, sinasali niya tayo mga mananampalataya. Tulad kanina sa ating worship service, sinali niya yung mga musicians natin, and I'm really proud of our musicians. Marami sa kanila walang tulog, lumalabas sa trabaho ng alas 4, pagdating dyan, nagpa-practice pa. Kaya pag minsan, pag tinatapik nyo kung ano mga lumalabas sa bibig, huwag nyo nalang pansinin. Pag minsan, pag nagsasalita sila, may naaamoy pa kayong ibang espiritu, huwag nyo nalang pansinin. Pero tiyak ako, they're dedicated to the ministry that they're doing. I'm so proud of our singers. Napakahirap kaya kumanta, lalo na sa umaga. Kaya pag halimbawa, meron kayong mga napapansin sa singer natin, ba't ganun ang boses nila, isipin nyo lagi, umaga kasi. Yun ang excuse. Ha? Yun ang excuse. Pag halimbawa may magko-comment sa inyo sa pagkanta nyo, lagi nyo say, umaga eh! Yun nga lang, huwag kayong mag-a-attempt kumanta ng gabi. Kasi malalaman nila, wala palang pinag-aiba. Napa-umaga o gabi. I'm so proud of our dancers. Napakahirap kayang sumayaw sa harapan ng mga taong hindi mo naman kilala. Pero wag ka, ang dancers natin, multi-generational yan. Representing every decade. May nanay dyan, may tatay, may bata, meron pang may nakatato. Makikita mo, talaga naman, praise God, nothing is impossible with God. Alam mo, nung araw, may mga simbahan, pag halimbawa may tattoo ka, papatanggal muna yung tattoo mo bago ka makapasok dun sa church. Ang hirap naman nun. Tatanggalin pa agad yung tattoo. Eh, may mga tao sa dyan, dahil sa kanilang mga pinagdaanan sa buhay, nagkaroon ng mga tato. Nagpatato dito, at kung saan-saan pa. But praise the Lord, God is bringing many people na natatuan na makapasok sa kanyang simbahan, maakilala sa Panginoon, at higit na ngayon sa kanilang panlabas na tato, ang pinaka-importante, si Kristo na nasa loob ng kanilang mga puso. Si Kristo na nasa loob ng kanilang mga buhay. Na siya nagbabago sa atin. Kaya, sa totoo lang sa church na to, pag may nagsabi sa akin, sa church na yan, maraming karnal. Sa church na yan, maraming makasalanan. Sa church na yan, maraming mga... Totoo lahat yun. Talagang sa church na to, maraming mga binabago ng Panginoon. Abangan mo. Because in the experience of the presence of God happens, kinokonek tayo ng Panginoon sa isa't isa. Yung naunang binago ng Lord, yung binabago ng Panginoon, at ng yung jailer in the story. Dinagising siya. Tapos nakita niyang bumukas nga yung mga pintuan. E di ang inisip niya, naku, nakatakas na lahat ng mga nakakulong.
magpapakamatay na siya dapat. Kasi alam din naman niya, ang posibleng maging ending din nun eh, malaman ng superior officers niya yon, he was sleeping on the job, that was eventually going to be the consequence, uunahan niya. Alam mo, pag ang bigat-bigat ng problema mo, nako-confuse ka, minsan kung ano ng mga naiisip mo, dati hindi mo iniisip na maiisip mo yung naiisip mo. Pag ang tao baon na baon sa utang, minsan pag nakatulukbong ka na dun sa kama, ang iniisip mo, paano ba mag-disappear? Pwede ba sa pagtalukbong ko ng kama, hindi na ako makikita, mawawala na lang ako. Minsan naiisip mo, sana kunin mo na ako, Lord. May mga taong naisip na yan sa bigat ng problema nila sa pamilya, sa bigat ng problema nila sa asawa nila, sa bigat ng problema nila dito sa bansang ito. Matitinong mga tao yan, ha? Pero naisip, Panginoon, kunin niyo na po ko. Huwag na kayo mag-amen kung kayo yun. Pero kilala niyo kung sino kayo. Kaya to, nung yung jailer, kumuha ng espada at papatayin na dapat niya sarili niyan, minsan na, naiisip talaga ba ng tao yun? Nakunin na lang siya ni Lord? The answer is yes. At minsan na isa pa sa pinakamasaklap, eh higit sa si Lord ang kumuha sa kanya. Minsan dinidisip pa siya ng Diablo na ikaw na mismo ang titikil ng buhay mo. And that is a lie from Satan. That is a deception from the evil one. If ever there is anyone in this room today, if anyone's watching this on video, nakikinig ka ngayon sa mensaheng ito, malamang, ito yung ginagawa ng Lord. Pinipigilan kanya sa pag-iisip niyan at pinipigilan kanyang gawin niyan, yung magpakamatay. At ito ngayon ang makikita natin sa Acts 16:28 kung saan sabi, but Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. How does God get people out of the darkness? Pinapakita sa iyo ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka niya pababayaan. Ilalapit ka niya sa born again. Ilalapit ka niya sa mga mananampalataya. Yung katabi mo ngayon, bakit mo katabi yan? Yung nagsama sa iyo sa church ngayon, bakit mo katabi yan? Dahil pinadala yan ng Panginoon sa buhay mo upang iparamdam sa iyo muli ng Panginoon, anak, mahal kita. Hindi kita nakakalimutan at lalong-lalong hindi kita pababayaan. Kaya pakisabi niyo sa inyong mga katabi, salamat katabi kita ngayon, ha? Sabihin niyo sa nasa kaliwa, sa nasa kanan, sa harap at sa likod, pakiyakap niyo nga rin, pakiyakap niyo, pakihag, at pakisabi sa kanya, salamat katabi kita, ha? Padala ka ni Lord sa buhay ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Eh, yan ang pinapasabi ni Lord sa ating lahat. Don't harm yourself. Amen. Don't harm yourself. Amen. Because we are all here. Yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo, nasa harapan mo, kilala mo man yan o hindi, ang tawag dyan, church family. Amen. Ang tawag dyan, church family. So don't harm yourself. Tell this to the people surrounding you, don't harm yourself. Don't harm yourself. And together, let's say this, we are all here. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Number three, how does God bring people out of the darkness? There is that moment, obviously, that people realize that they are in the darkness and would want to see the light. Meron talagang perfect timing. Meron talagang perfect timing ang Panginoon. Paano nangyayari yung perfect timing na yan? Sa totoo lang, pinag-aralan na ng maraming mga scholar yan, how that happens, ibigay na lang natin sa kanila yung kabaliwan na yan. Pero what is important is, there is really that moment that God touches you wherein you realize that you are in the darkness and you would want to see the light. Again, we see Acts 16:29 to 30 kung saan sabi, the jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Isipin mo, previous to Paul and Silas praying and singing, the jailer was sleeping.
the jailer was not a believer. God knows kung ano mga problema, baggage, mga demonyong nandoon sa jailer na yan. Diyos na lang ang nakakaalam. Pero kumanta si Paul at si Silas, and when they prayed and sang, the presence of God entered that prison, shaking the foundations of the earth, opening the prison doors, waking up that sleeping jailer, realizing that Paul and Silas were not ordinary prisoners, but they were believers of God. Ano nangyari kay jailer? Aba, na-realize niya. He was in the darkness. So he called for lights. And then he rushed in and fell trembling before Paul and Silas. What's that? The presence of God. What is that? The presence of the Lord. And then he said to them, "Sirs, what must I do to be saved?" What does this remind us of? Number one, we must be patient with other people. Kung merong mga tao sa ating buhay na parang ang tigas-tigas ng puso, ang hirap-hirap imbitahin sa church. Baka nga nag-antay ka na, inabangan mo na, ininjang ka pa. Baka lahat na ginawa mo, tumambling ka na, kumain ka na ng apoy, madala mo lang sa gawain, pero ayaw pa rin. Brinibe mo na, manonood tayo ng Avengers pagkatapos. May mga tao talaga na parang ikaw na nagmamalasakit pero parang kahirap. Always remember this, be patient with other people. Baka asawa mo na yan, girlfriend mo na yan, kaibigan mo na, kamag-anak mo na. Baka may utang pa sa'yo eh. Konting-konti na lang sasabihin mo na, oh, huwag ka na magbayad ng utang ko, mag-church ka lang. Kahit sa gano'n, ayaw pa rin pumunta. You have to be understanding and you must always be compassionate. At huwag tayong titigil na manalangin para sa kanila to be prayerful. To be prayerful. Pag-pray mo sila. And yes, also to be persevering in helping others out of the darkness. Huwag kang magi-give up. Huwag kang magi-give up. Hindi dahil ang feeling mo'y mas banal ka na kaysa sa kanila. No, that's self-righteousness. That's being judgmental. Pero you are humbly experiencing the grace of God in your life. Ayaw mong sayo lang. You want to help people to get out of the darkness, to experience the presence of God the way you're experiencing it now. And that's why we should always remember and never forget that we were once like that. We must always remember and never forget that we were once like that. Hindi ba't nung araw ayaw mo rin mag-church? Hindi rin ba nung araw ayaw mo rin mag-Bible study? Hindi rin ba nung araw ay tinatakasan mo yung ganitong klaseng mga gawain? But always remembering that, you realize, I must be prayerful for my friends and family. I must continue to persevere kahit pa ma-reject ako once, ma-reject ako twice, iimbitahin ko pa rin ito. Hindi ko naman iniimbita ito sa kasamaan, iniimbita ko ito sa kabutihan. Iniimbita ko ito para mapalapit sa Diyos, to get out of the darkness and into the light of God. So realize this, believers must help others to know the Lord. If you are a true believer of Jesus Christ, kung naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos, mananampalataya ka, then as a believer, you must continue to help others to know the Lord. Ito ang ginawa ni Paul sa Acts 16:31-33, dun sa jailer, and then later on, even to his family. Acts 16:31-33 says, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. How do people get out of the darkness? Kasi merong mga mananampalataya na hindi selfish. Merong mga mananampalataya na hindi nag-give up. They're persevering and they're helping others to know the Lord. How? Number one, they share the gospel to them. They share the gospel to them, which essentially means to believe in what Jesus has done for us. This coming Monday, as this message is being preached, dito sa ating center sa Dera, yung ating Monday deeper teaching, ang magiging focus is the gospel. What is the gospel and how can we share it?
At gusto kong i-challenge ang marami sa inyo na desire yan, na mas lalong matutunan yung gospel at ma-share ito sa iba. Umattend kayo this coming Monday sa ating Monday Deeper Teaching at 7:30 sa ating center dito sa Dera. If you want information about this at kung saan yung center, you ask our ushers later at the back. But the gospel is so important not only for us to know it, but more importantly for us to share it. And we take time to teach them about this faith that we have in God. I want you to take special mention of that term, you take time. No, isang araw lang, meron ako isang kausap na kapatiran, mula 12 midnight, tapos na yung meetings ko, pero yun na lang yung oras para makapagkita kami. Kaya mula 12 midnight, hanggang siguro mga 1:30 ba yun, or close to about 2, I forgot. Basta, madaling araw na yun. At ako'y tuwan-tuwa sa Panginoon at binigyan niya ako ng time na makapag-usap kami, na pag-pray ko din siya. Pero nung napauwi ako, minessage ako nung kapatid at sinabi niya, Pastor, salamat sa time na binigay mo. I was just so humbled and praising God kasi ang iniisip ko, ginagawa ko yung dapat kong ginagawa. Pero tong taong to, na-appreciate niya that I spent time with Him. Kahit na nga alas 12 pa yun ng gabi. At gusto kong sabihin sa marami sa inyo na nasa kwartong ito, kung meron man sa inyo na yun na lang available na time, I'll be more than willing to meet you at 12 midnight, 3 a.m., 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m., kung anong oras kayo pwede. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon na ginagawa natin. We make time for each other. And we teach each other this faith that we now have in God. Ayun ang ginawa nung Paul at saka nung Silas. Sobrang na-overwhelm yung jailer. Kaya sabi nung jailer, halika kayo, lalabas ko kayo saglit. Siguro malapit lang yung tirahan niya kung saan nandoon din yung kanyang mga kamag-anak. At dinala niya si Paul and Silas para kung yung narinig niya, shinare din ni Paul and Silas sa mga kamag-anak ng jailer. Which tells you what? Reach as many people through them. Family and friends. Sa kwartong ito, may mga nandito, may mga kamag-anak kayo dito, may mga kaibigan kayo dito, may mga katrabaho kayo dito. Abay, magpagamit tayo sa Panginoon. That through our lives, we can reach many, many people for Jesus. Amen. Amen. And waste no time and grab every opportunity to help them with the faith. Waste no time. Again, we read Acts 16:33 kung saan sabi, at that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his household were baptized. Hindi na nag-antay kung kailan pa ito mga ready. Ano sabi doon? Immediately. Immediately. They did not waste any time. And our last point for today's message is this. How do people get out of the darkness? They get out of the darkness because God uses believers to bring people out of the darkness. And when they get out of the darkness, people who get out of the darkness get to be filled with joy. People who get out of the darkness get to be filled with joy. Hindi lang basta-basa kasiyahan na nakukuha dahil masarap ang kinain. Hindi lang basta-basa kasiyahan kasi na naglasing ka at nag-good time. Alam mo yung naglalasing, saglit lang yan, bangag ka kung ano mga nasasabi mo, nagagawa mo, luray-luray ka, nasusuka-suka ka. Kung may magpipicture-picture pa sa'yo at nakita mo, tingnan ko lang kung mapost mo yan sa Instagram. At proud na proud ka pa kasi I'm having a good time. Kadalasan yung mga having a good time na yan eh, napapasama ka pa, nagkakasala ka pa, napapagastos ka pa, nakakagawa ka ng mga bagay na rini-regret mo, lumala pa problema mo. Pero yung nagwo-worship service, nagba-Bible study, napapalapit sa Diyos, God is taking them out of the darkness. Kapatid, diyan mo mararanasan yung tunay na kaligayahan sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Gano'ng karami sa atin, yan ang gustong maranasan. Yung maging masaya sa buhay. Pakitaas nga ang kamay, maging masaya. Sawang-sawa ka na ba na sobrang ng lungkot ang buhay mo? Sawang-sawa ka na ba na maraming spoiler sa kasiyahan mo? Sawang-sawa ka na ba na maraming mga dilubyong nangyayari at nagbibigay ng kabigatan sa buhay mo? Kapatid, ang tunay na kaligayahan is not the absence of problems. Ang tunay na kaligayahan is the presence of God in your life. That when you're in the Lord,
God takes you out of the darkness. Kaya sabi sa Acts 16 verse 34, the jailer brought them into his house, set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Gusto ko yan. To be filled with joy. Gusto mo rin ba yan, kapatid? To be filled with joy. Gusto mo rin ba maranasan yan ng mga mahal mo sa buhay, ng mga kaibigan mo, to be filled with joy? Nothing is impossible with God. So the challenge for us today is this. Don't waste time. Don't waste time. Narinig niyo na siguro minsan pa yan, life is too short on this earth. Pero pag nakakilala ka sa Panginoon, alam mo, you will be with the Lord forever. Pero habang nandito tayo sa lupa, hindi kailangan maging hell on earth yan. Hindi kailangan maging impyerno ang buhay natin dito sa lupa. Mga kapatid, bilang mananampalataya, ang gusto ng Panginoon is to bring heaven down to this earth. His kingdom come. His will be done on earth as it is in heaven. God wants to take all of us out of the darkness and into His marvelous light. Don't waste time. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa araw na ito. Na minsan pa binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang sa inyo ay sumamba. Mapakinggan ang iyong mga salita. Hindi po aksidente na sa araw na to, napakinggan namin ang napakinggan naming mensahe. Kami may nandito ngayon listening to this live or even those watching this as a video message. This is not an accident. You want people to hear your word. You want people to get out of the darkness and into the light of God. Panginoon, salamat na kung papano yung jailer, hindi mo siya hinayaan na manatili dun sa kulungan. Sinadya mong makulong si Paul at si Silas even to experience getting beaten, getting bullied, getting wounded for the ministry. Hindi nila alam may greater purpose. And that is for them to pray and sing, to bring the presence of God inside that prison. And to have that jailer to wake up spiritually and to have that jailer to be free from his prison, to have that jailer be saved. Even today, naniniwala kami, Panginoon, lahat ng naririto, nais mong makaranas ng presensya mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, saan man kayo nakaupo, as all eyes are bowed down and all eyes are closed, can you just lift both of your hands unto God as we pray once again? Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Panginoon as we pray to God. Father in heaven, kilala mo, Panginoon, ang mga taong nakataas ang kamay sa iyo. Meron sa amin spiritually natutulog. Sa totoo lang, matagal nang natutulog. Pero salamat ay alam namin yung presensya mo nandito. And you're waking up people by the power of your spirit, by the power of your word, by the power of your presence. You're challenging your people even today to rise up in Jesus' name. To rise up in Jesus' name. And yes, even those who are in prison, you're setting them free. Even those in the darkness, you're pulling them out and bringing them to your light. Thank you, Jesus, because even today I know you're saving people. You're causing people to know Jesus Christ as Lord and Savior, to believe in Jesus as Lord and Savior. Thank you, Jesus. Mga kapatid, even as our hands are raised to God, I pray for blessing in your life. I pray for blessing in your life. I pray for comfort. I pray for God's embrace. I pray for God's strength. I pray for God's renewal, refreshing, revival, wisdom, peace, victory in Jesus' name. And even for those who are not yet saved, for you today to experience salvation through Jesus Christ, our Lord and Savior. Come and receive God's blessings in your life as we pray this in the name of the Father,
the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Give the Lord the best clap offering that you could give to Jesus Christ.